Tingnan ninyo ito mga kababayan na balita dito galing sa Rappler. Tumira na naman yung Rappler tungkol doon sa issue ng sapatos ni Mrs. Marcos, ni First Lady. Hindi daw totoo, mga kababayan, yung kumakalat na mga na video na nagsasabi na marikinasyos anya yon yung 3,000 pairs na sapatos ni Mrs. Marcos with the intention to promote the, you know, industry, yung paggawa ng sapatos sa Marikina. Yun ang claim ni Mrs. Marcos sa interview, mga kababayan, ni Winnie Monsod. Inimanan niya totoo yun. Galingan niya sa abroad yung mga... Siyempre, may galing sa abroad kasi laging nag-abroad si Mrs. Marcos. But just the same, parte yun ng promotion ng sapatos. Di ba? O, yung galing sa abroad, tapos kausap niya yung mga ano, kausap niya yung mga Marikina shoemakers. Di ba? Mas maganda may comparison ito anya yung gawa sa mga abroad, nirigalo sa akin. O, tingnan anya ninyo. Anong problema niya doon? Basta lang kayo may issue. Ano? Ayan, balita ng Rappler po. Sabi ko sa inyo, hindi sila titigil po. Magsagawa ng propaganda laban sa mga Marcoses. Lalong titindi ito. Pag naupo na po si President BBM. Kakalkalin nila lahat. Pati sapatos, yung issue sa sapatos ni Mrs. Marcos. Ibinalik ninyo, kinalkal ninyo uli. Anong problema ninyo sa 3,000 ano, pairs of shoes ni Mrs. Marcos? Kahit na buong shoe mart, buong SM, pwede niyang bilhin lahat ng sapatos sa SM. Di ba? Kahit pa 1 million pairs ng sapatos, kayang bili ni Mrs. Marcos. Ang dami nilang ginto. Pinapakita mismo ni Mrs. Marcos yung document. Ito niya yung document. Isang document, $240 million. O bilyon dollars, sabi ni Melchanko. Hindi ba siya pwedeng bumili ng 1 million pairs? 3,000 pairs lang ng sapatos, pinaginita na ninyo. Kilahat yun binili. Yung iba regalo naman. O sabihin na natin, binili niya lahat. O nang mali doon, First Lady siya at mayaman sila. Investor ang pamilya Marcos sa gold bars. Yung mismong si Apo Lacay, as admitted by Mrs. Marcos herself. O anong problema niya doon? Anong masama? Sabi ko nga, kahit 1 million pairs kaya nilang bumili. Mayaman ka. Pagkatapos, yung yaman mo, hindi mo man iningi. Hindi man nila hiningi. Hindi man nila kinamkam. Galing sa, wala man kayong napatunayan, yung PCGG. Kayo yung kumamkam. Yung hindi inyo, hinold ninyo, sinequester ninyo, pinagbili ninyo. You see, you just imagine, 36 years kayong ganyan. Pagkatapos, yung pamilya Marcos, hindi man ninyo na ipakulong kasi wala kayong sapat na katibayan, wala kayong sapat na ebidensya. In this time, balik kayo sa propaganda kasi si President BBM binoto ng 31 million. Masamang-masama ang loob ninyo. So ngayon, ginagawa ninyo, unti-unti, binabalik ninyo yung dating ano, strategy to attack, hoping paniniwalaan kayo. Hindi man po kayo paniniwalaan. Di kayo pinaniwalaan noon, hindi rin kayo paniniwalaan ngayon. Ilig ninyo mag-fact check. Ito, sabi rito. Hindi totoo
bigay lang ng shoemakers ng Marikina ang karamihan sa mga sapatos ni Imelda Marcos. Rappler.com. Ayon sa Philippine Commission on Good Government at Marikina Shoe Museum, karamihan sa mga sapatos ni Imelda Marcos nagmula sa ibang bansa at binili niya mismo. O di ano ngayon? Ano problema ninyo doon? Binili, hindi maninakaw. Walang karapatan si Mrs. Marcos bumili. But of course, ang iba doon, as per testimony, baka kalahati o more than half, bigay sa kanya. Di ba? Kasi nga, first lady siya eh. Maraming magriregalo sa kanya. Especially yung local shoemakers dito. Hindi ba yun posible? First lady siya. Once, alimbawa, isinuot ni first lady kahit isang beses lang ni Mrs. Marcos. Fashionista si Mrs. Marcos. Parang, ang tawag doon, parang yung royal family. Parang si Princess Diana. Di ba? Maganda. Fashionable. Beauty queen. Pag sinuot niya, kahit ako ang shoemaker ng Marikina, ririgalawan ko kahit isang dosina, buwan-buwan. Bakit? Makakatulong yun sa promotion ng aking produkto. O ikikwento ko, si Mrs. Marcos, alam ba ninyo yung nakita ninyo? Sinusuot niya. Ako yung may gawa noon. Itong aming company yung may gawa noon. Siyempre, maraming tagahanga si Mrs. Marcos. Parang naging endorser siya. Ay, hindi nga, parang naging endorser siya ng bawat shoemaker dito sa atin at sa ibang bansa. Kasi sikat si Mrs. Marcos all throughout the world. Si Muammar Gaddafi nga, nagregalo ng mga alahas. So, anong problema ninyo doon? Nainggit kayo kasi hindi kayo yung nirigaluhan ng mga world leaders. Ninakaw ba yon? Masama ba yung regaluhan siya ng kanyang mga kaibigan? O kayo man, nasa posisyon ni Mrs. Marcos, ibig bang sabihin pag kayo'y naging first lady, pag isang world leader nagsabi nagmagandang loob, Mrs. Marcos, you're so beautiful and you're so supportive with your husband, Mr. Marcos. And you have done well in your country. Anganghanga kami sa inyo. And because of that, as a small token, as a token, as an appreciation at paghanga, please take this as my special gift. Inoffer as regalo, tanggihan mo yon. Napakasama naman ang ugali mo kung tatanggihan mo yung napakasinsirong offer na regalo ng isang world leader or kung sinong may-ari ng company ng sapatos. Niririgaloan ka na nga. Wala sa logic yung mga pinagsasabi ninyo, wala sa logic, wala sa tamang pag-ugali ng isang mabuting Filipino, mabuting Filipina. Lahat lang kayo pang paninira. Buod. Sabi dito, ang sabi-sabi. Ayon kay dating First Lady Imelda Marcos, asawa ng diktador. Nancy Ferdinand Marcos, karamihan sa mga sapatos sa kanyang koleksyon ng 3,000 pares ay bigay lamang ng mga tagahanga ng sapatos sa Marikina. Marka. Hindi totoo. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang hindi totoo na nauna nang binigay ng Baguio Chronicle sa kanilang fact-check sa sabi-sabing ito, ang katotohanan. Wala kayong karapatan na magsabi ng katotohanan kasi
yung company ninyo kasinungalingan mismo. Nakabase sa kasinungalingan yung mismong kumpanya ninyo. Paano kami maniwala sa nisa? Ang katotohanan. You don't know the truth. Ayon sa Philippine Commission on Good Government, PCGG at Marikina Show Museum, karamihan sa mga sapatos ni Imelda ay nagmula sa ibang bansa at binili niya mismo. Quote lang kayo ng PCGG, masantambak na mga sinungaling ang mga taga dyan sa PCGG. Ang number one dyan, yung naging Comelec Commissioner na tumaka sa Amerika, si Bautista. Maniwala kami sa inyo, mga taga PCGG. Ginuha ninyo yung hindi sa inyo. Di ba? Ayan si Bautista nga, sabi ko nga mga kababayan, yung mismong asawa niya, nireklamo siya. Pag yung asawa mo na yung nagreklamo sa'yo, ang ibig sabihin nun, ang reklamo ng asawa mo, kasi kinasal kayo, di ba? You become one. Oh. Personality mo, persona mo na yon, half, ano ang tawag doon? Yung kabiyak. Kabiyak nga eh. Kung yung mismong kabiyak mo, pinagkanulo ka, kasi na-discovery yung million-million na kwarta, biglang nag-landslide. Bumulwak doon sa aparador. Nag-landslide. Landslide talaga. Anong ibig sabihin nyo? May credibility pa kayo na magsalita? Di ba? Isa lang siya sa mga leader ng naging chief ng PCGG. The rest, ganun din po ang mga. Nagpasasa sila sa hindi sa kanila. You see? Tapos yung Marikina Show Museum. Sino doon? Kinot lang ninyo. Yung Marikina Show Museum. Mag-mention kayo ng specific name para makapag-react. Di ba ganun sa reporting? Quote lang kayo, Marikina Show Museum. Sino nagsabi doon? Karamihan sa mga sapatos ni Imelda ay nagmula sa ibang bansa at binili niya mismo. Ayon din sa mga binawing sapatos ng Marikina Show Museum, 720 na pares ng sapatos lamang ang nabawi mula kay Marcos, mula sa koleksyon niyang umaabot sa 3,000 na pares. You see? Bakit inyo binabawi? Inyo? Kayo yung bumili? By your own admission, kay Mrs. Marcos yon, koleksyon niya. Question, bakit ninyo binabawi yung koleksyon niya? Ang dapat na bumabawi yung may-ari, ikayo ang totoong may-ari? Sa inyo yon? Saan kayo nakakita na hindi man inyo binabawi niyo your term used, the word you used, binabawi inyo? Pag hindi inyo, kinuha ninyo, hindi yon bawi. Ang tawag doon, confiscation. Kinuha ninyo. In fact, pwede pang gawin nating ang tawag doon. Ninakaw ninyo ang hindi inyo. Kumuha kayo ng hindi inyo. Pag nanakaw yun. Eh sabi ni Mrs. Marcos, hindi kami nagnakaw, kami ang pinagnakawan. Basta lang ninyong kinamkam ng kinamkam, kinumpis ka ninyong kinumpis ka. May papers kayo na nagsasabing inyo yon? Bakit kailangan i-fact check? Nang isulat ang fact check na ito, mayroon ng mahigit 1.2 million na views, 6,900 na komento at 80,000 views ang video na naglalaman ng sabi-sabing ito sa Facebook. Mga nonsense kayo. Walang kakwinta-kwinta yung mga pinagagawa ninyo. Anong pakinabang no ng ating mga mamamayang Filipino sa pagkwento ninyo ng ganon?
Diba? Kini-question ninyo mga bagay na wala kayong karapatan na i-question. Bakit? Sabi ko nga kanina, si Mrs. Marcos pwedeng bumili ng kahit 1,000,000 pares. Kahit buong SM, stocks ng SM ng sapatos, kaya yung bilin. O anong pakinin nyo doon? Diba? May paki kayo? Kinuha sa bulsa ninyo yung pambili ni Mrs. Marcos? Kung bumili siya ng ganun, karami? Hindi man kayo inaano? Kanya yon. In has all, she has all the ano, the ability to do it. Kaya niya. Kasi may pambili siya. Kayo, mayroon kayong pambili. Yung pundo nga ninyo hindi galing diyan, sabi ni Bobby Tiglaw. Yung pundo ninyo galing sa foreign, kaya nga may problema kayo ng inyong operations dito. Kinansel yung SEC registration ninyo. Kasi bawal yon sa ating konstitusyon. May lakas ng loob kayo magsalita. I-fact check ninyo yung buhay ninyo. Kasi yung buhay ninyo, namumuhay kayo sa ano? Sa imagination. Sa haka-aka, sa guni-guni. Ayan man lang po mga kababayan. Maraming salamat. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.